Hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa inyong lahat. So may gusto lamang po akong ibalita sa inyo ngayon na itong SMNI po at Philippine Army ay meron pong pasabog dahil ang nakita ko mga sangkay, nagkaroon daw po ng sanib puwersa. So ano kaya ito mga sangkay? Yan po ang aalamin natin ngayon sa isang balita mula din mismo sa SMNI News. Anyway, bago po tayo magtuloy-tuloy, huwag niyo pong kakalimutan na i-like po ang ating content o itong video mismo ngayon na pinapanood nyo para marami sa ating mga kababayan ang makapanood. So ito na mga sangkay, sa walang pagtatagal, umpisahan na po natin ito. Tara! So mayroon pong balitang lumabas mga sangkay, eto. Mula po sa SMNI, nakita ko lang din po, nagsanib puwersa umano ang SMNI at Philippine Army. Uy, okay to ah. So, siguro naman aware po kayo sa ginagawa po ngayon ng SMNI na talagang tinutulungan po ng SMNI ang ating militar na masugpo ang pagdami pa nitong mga kumakalaban sa ating gobyerno na siguro naman alam nyo na kung sino-sino ang mga to mga sangkay at kung ano ang tinutukoy ko. So, eto, magandang balita po ito na nagkaroon daw po ng sanib puwersa ang SMNI at Philippine Army. Bakit? Para daw po sa paghahatid ng makatotohanang balita para sa bayan. Alam nyo, kailangan po ito dahil kung papansinin po natin, ang SMNI po talaga ang nakatutok ngayon na tumutulong po sa Philippine Army para pumasok po ang problema natin sa mga anti-government na nag-aaklas laban po sa ating pamahalaan. So panoorin po natin ang balitang ito. Nagsanib puwersa ang SMNI at Philippine Army para sa paghahatid ng makatotohanang balita. Okay, makatotohanang balita. Para sa bayan, narito ang balita ni Hannah Jane Sancho live. Hannah, magandang gabi. Kyle, magandang gabi. Ang katotohanan ay sandata. Okay ah. Katotohanan ay sandata. At pagdating sa paghahatid ng makatotohanang pagbabalita, ito ang tutuldok sa panlinang ng komunisang terorist ng grupong CPP, NPA, NDF. So ayan, klinaro na po nila kung ano po ang kanilang target. Uy, nagkapirmahan po pala mga sangkay talaga. Ayan po, nagkaroon po ng signing ceremony. Ang kasunduan ng SMNI at Philippine Army ang dalawang institusyon na parehong pinagkakatiwalaan ng taong bayan para sa paghatid ng makatotohanang balita na dapat malaman ng bayan. The signee representing SMNI is its honorary chairman, Pastor Apollo C. Kibaloy. And representing the Philippine Army is Lieutenant General Romeo S. Brownie Jr., the commanding general of the Philippine Army. Alam nyo guys, dito pa lang mapapatunayan na po natin na ang SMNI ay talagang mapagkakatiwalaan po pagdating sa pagbabalita. Bakit? Mga sangkay, ito ha, Philippine Army po yan. Sanib puwersa, nagkaroon po ng kasunduan, nagkaroon po ng permahan na siyang maghahatid ng mga totoong nangyayari, especially po sa mga kalaban mismo ng ating otoridad. Mga sangkay, at dito, siguradong may mga iiyak na naman na media. SMNI Awards to the Philippine Army under the supervision of Lieutenant General Romeo Bronner Jr., Commanding General of the Philippine Army, in honor, appreciation, and recognition of a long-standing partnership in nation-building with Sunshine Media Network International. Given this 24th day of October 2022, during the Memorandum of Partnership signing at the ACQ Tower of Makati City, Philippines, signed by Pastor Apollo C. Kibloy, SMNI Honorary Chairman. The Philippine Army Command Plaque is presented to Pastor Apollo C. Kibuloy, the Honorary Chairman of the SMNI, in grateful appreciation for his invaluable role during the signing of Memorandum of Partnership and Agreement between the Philippine Army and Sunshine Media Network International, or SMNI. Yun, mga sangkay, oh, nagkaroon po sila ng palitan ng Appreciation Award. No, parehas, both side, mula po sa SMNI at ganun din po sa
Philippine Army. This 24th of October 2022 at the ACQ Tower, Santa Rita Street, Guadalupe, Nueva Makati City. Signed by the Commanding General of the Philippine Army, Lieutenant General Romeo S. Browner Jr. The Gat Andres Bonifacio Statue is presented to Pastor Apollo C. Kibuloy, wow. Honorary Chairman of SMNI. From the headquarters, Philippine Army, Fort Andres Bonifacio, Metro Manila. So mga sangkay, kaya ko po ito binablog ngayon para mas maliwanagan ng taong bayan kung ano nga ba ang ginagawa ngayong pagtulong ng SMNI sa Philippine Army, especially po sa ating gobyerno. Malaking tulong po itong ginagawa nila, lalong-lalo na po para sa mga kabataan na hindi po mapariwara ang kanilang pag-aaral dahil lamang po sa mga maling nag-uudyok sa paligid. Alam nyo na yon kung sino yung mga nagre-recruit. On 24 October 2022, signed by Lieutenant General Romeo S. Browner Jr., the Philippine Army's Commanding General. The Gat Andres Bonifacio is the father of the Philippine Revolution, who rallied the people for freedom and laid the foundation, wow, of the Philippine Army and Republic of the Philippines. Nakakatawa naman, oh. Pinangunahan ni Pastor Apollo C. Kibuloy ang Honorary Chairman ng SMNI at ni Lieutenant General Romeo Browner Jr., ang Commanding General ng Philippine Army, ang paglalagda ng kasunduan. Ayun, may lagda na ginawa, ha? May lagdaan or may permaan po na naganap. Magiging magkatuwang ang SMNI sa paghahatid na makatotohan ng impormasyon, lalong-lalo na laban sa insurhensiya. Ayun, yan ang maganda po sa SMNI. Itong programa nila na laban kasama ang bayan. Hindi lang yan mga sangkay, marami pa po silang mga programa na pagtulong talaga. Ito, hindi po sila kumikita dito gaya po ng ibang network na talagang grabe yung advertisement, grabe yung sponsor. Sila mga sangkay, yan po, bukas sa loob. Nakita naman po natin pag manunood tayo sa SMNI, wala namang gaano doon patalastas, di ba? The partnership is really a very good move for not just for the Philippine Army and SMNI, but for our effort really to get rid of the local communist armed conflict. Ayun. I hope na clear na po sa inyong lahat. To end it finally, dahil kailangan natin magtulong-tulong. And the media plays a very important role in this because, as I mentioned a while ago, information is power. But we have to give them the right kind of information. Correct. Diba? Ngayon kasi, ang ginagawa po ng ilang media, misinformation. Kumbaga, andun yung information pero pinapanipis po nila. Kagaya po nito, kaya hindi po na-educate ang marami sa ating bayan, sa ating mga kababayan tungkol sa problemang ito, na marami po ang recruitment na ginagawa mula noon hanggang ngayon ng kamakaliwa. Kasi nga po, walang naglalabas ng information. So salamat po talaga sa SMNI. Because if we give them the wrong information, it's also very powerful. Correct. And that is what the CPP-NPA-NDF is using, the wrong kind of information to recruit their members. Diba? Ituturing naman ni Pastor Apollo na isang magandang pagsasani puwersa ng SMNI at Philippine Army upang matuldukan ang mga panlilinlang ng mga teroristang grupo sa mamamayang Pilipino. This is a very momentous time for all of us because we have one aim in our crusade in bringing the truth that matters to all the Filipino people. Kaya nga po maraming nagagalit na media kay ano, 'di ba? Pastor Kibuloy, SMNI chairman. Bakit? Mga sangkay, dahil nga po wala eh, nabibisto po dito lahat ng kalokohan. For the scourge that have infested our land for the last 53 to 54 years. Grabe. No? Which is the scourge that is what we call the CPP-NPA-NDF that has devastated families after families, and I think no one was spared in 53 years
for this malady that has visited our land. So wag na po kayong magtaka kung bakit binabatikos itong si Chairman Kibuloy ng SMNI. Dahil nga po, ayan ho, yung programa lang po nila, talagang namang naglalabas po sila ng mga katotohanan. Kaya talagang mainit sa mata ng mga dilawan ito. Naniniwala naman si Lieutenant General Bronner na magkapareho ang SMNI at Philippine Army na sincero sa pagmamahal sa bayan. So, mga sangkay, itong pangyayari na sanib puwersa po ng SMNI at tawag dito, Philippine Army ay isa pong patunay na sa ating mga kababayan, dapat po natin tangkilikin yung mga ganitong klaseng tagapagbalita, no? I hope na mas makilala pa po ang SMNI. Nako, ako hindi ko sila pinopromote na may bayad. Wala pong bayad ito, mga sangkay, dahil hindi po talaga tayo tumatanggap ng kahit na ano. Nako, mga sangkay, sa mga solid sangkay na matagal nang nanunood sa atin, matagal nang nakikipaglaban sa mga sa prinsipyo na mayroon po tayo, alam po nila ito. Mga sangkay, kung paano po tayo nagsimula at alam po nila ito na ang prinsipyo natin, hindi po talaga tayo tumatanggap ng any amount para lamang sa isang politiko, para lamang ipromote ang isang tao. Kagaya po ng SMNI, mga sangkay, kaya ko po sinasabi na talagang maganda po yung mga programa nila, not because may kung anong kapalit. Wala po, mga sangkay, talagang natutuwa lamang po ako. Natutuwa ako kasi sa maraming mga telebisyon o maraming media network sa Pilipinas, mayroon pong SMNI na mayroon pong programang ganito. Imagine niyo to, ha? Kung marami sa mga media sa Pilipinas, media network, including those giant networks in our country, kung mayroon pong ganitong klaseng programa, lahat sila, wala na pong mabibrainwash, wala na pong sasama sa mga recruitment na ginagawa para labanan ng ating gobyerno. So dito, kaya nga po, nakaraan lamang, napag-usapan po natin, mayroon pong binubuong paglaglag kay Pastor Kibuloy. Bakit? Dahil nga po itong media, sila-sila mismo mga sangkay, nagtutulong-tulong. Bakit? Maliban po sa naiinggit sila ngayon dahil nare-recognize, kita mo na to, mga sangkay, nare-recognize po sila. Even our heroes, mga miyembro ng Philippine Army, nare-recognize po ang SMNI. Bakit tinututukan po talaga ng SMNI itong laban? Para po talagang pag dumating din po ang panahon, mga sangkay, na nagkakaisa na po tayo, wala na pong gagaganon sa kalsada. Dahil yun naman po talaga ang problema sa Pilipinas. So, I congratulate the SMNI and the Philippine Army sa sanib puwersa na ginagawa nila at makakaasa kayo na kami po, ay mga solid sangkay, ay susuporta po sa inyong goal na talagang magkaroon po ng pagbaba ang bilang ng nare-recruit at goal po na magkaroon ng kapayapaan ang Pilipinas at mapabagsak na po ang kumakalaban sa ating gobyerno. So maraming salamat po sa inyong panonood, mga sangkay. So ano po ang inyong komento, no? Ano po ang inyong nasa isip? Ano po ang nasa isip niyo na gusto niyong iparating, na gusto niyong ipadama? Just comment down below. Okay, lagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.